We are being challenged at home. How should we lend to reconciliation? Kaya ang mga tahanan natin, hindi dapat sa atin napapakinggan yung mga salitang, lumayas ka dito! Wala na akong anak. Ang bilis minsan nating magsalita ng ganun, ano? Pag lumayas na, iyak. Sometimes we're swift to talk on things that we don't really what? Mean with our children. So in our homes, kahit na gaano kabigat ang kasalanan, we nourish relationships. We bring them to understand what true forgiveness is. We seek to reconcile. Hindi yung pag nagtalo, kayo mismong mga magulang, naglilipara ng mga gamit sa bahay. How can we teach our children if that's the case? Instead, in the home, ang unang example, yung mag-asawa. Meron bang mag-asawa dito na hindi nagtatalo? Ay, galing. Kami ba ni Mami nagtatalo pa? Of all the 25 years that we've been together, marami pa rin kaming pagtatalo. Lalo na pag nasa loob na ng sasakyan. Ha? Radarandaya, pagka talagang nag-drive na. Nung una, gusto kong lagyan ng ano, ng sariling cambio, ng sariling manubela, at sariling accelerator. That's how we struggle as husband and wife. But through the years, we learned how to overcome them. Forgiving one another, reconcile. Hindi yung tatlong araw na hindi pa kayo nag-iimikan. Yung babae naman, very confident. Tingnan ko lang kung makatiis ka. We can't do that one. No? As husbands and wives in the home, we are the example of what? Reconciliation, forgiveness, love, acceptance. No? Hindi yung umaalis tayo ng bahay. I wish we have more time to talk about conflict resolution. Time is so short for this one. Sabi ko nga, when we do it in the secular sector, we get paid for a weekend. But here in the homes, Adventist homes, we want you to learn it first from the scriptures. So, sana po ano, itong lens to reconciliation, malaking bahagi ito ng ating buhay pamilya. Hindi umaalis ang mga anak natin pagka sila'y may nagawa, may mga suliranin, doon nila pinipiling umuwi sa atin. Because there, they will never be judged. They will be understood. They will be heard. They will be accepted. And they will be forgiven. Amen? E ganun ang nangyayari sa atin. Oh, nagsiping na kayo. Hindi pa kayo kasal. Hindi kayo makakasal sa church na ito. Wala. Lumayas kayo dito. Saan pupunta itong mga kabataan nating nagkamaling ito? Doon natin itinuturo sa huwes. Tama mali? Di ba malungkot? Dapat sa kanilang mga pagkakamali, tayo ang dinudulugan nila. Di ba? When members of the church err in following the precepts of the Bible, what do? We drop their names from the church membership. And what next? Kaya nga, parati kong itinuturo sa mga elders, never do a church discipline without a plan how to regain them. Kung magbababa ka niyan, dapat maliwanag ang panukala ng church. Papaano natin isasauli si brother nagkasala? We don't just remove and approve their names to be dropped from our church rolls. Nung bata-bata akong pastor, talagang wala akong sinasanto. Ha? Gumawa ka nito, ang hatol sa'yo, tanggal ka. But later when I begin to recognize how God shepherds the flock in the church,
Hindi pala tayo dapat nagtatanggal ng mga kaanib na wala tayong maliwanag na mga hakbang na gagawin, papano sila isauli muli sa ating Panginoong Diyos. Reconciliation does not only happen in our homes, it must also happen in our local churches. Do I still make sense on this one? La. Huh? Do not try to compel each other to yield to your wishes. Walang pilitan. Kahit na yung asawa mo. You cannot compel even your spouse to have sex with you when he or she is not ready for such an act. We abuse them. Including our children. We do not force them to compelling. Ano tayo, Babylonia? No? We think carefully how to win our children by love and by grace. You cannot do this and retain each other's love. So be kind, patient, forbearing, considerate, and courteous. By the way, all of these quotes I have presented here are from the book Adventist Home. Hindi ako lumabas sa aklat na yan. Last one, letter Y. Yearns to share Jesus. The Adventist home that is preparing for heaven to come yearns to share Jesus. Can we read that all together? Ready? Read. Yearns to share Jesus. Nananabik. Huh? Can you say that word? Nananabik. No? Na ibahagi si Kristo Jesus sa kanyang kapwa. So the family that is ready to go embraces the mission of the church. Hindi mo po pwedeng sabihin na ang tahanan mo ay mabuti when you are not engaged in the mission of the church. The family that is ready for Jesus to come is yearning to share Jesus within his neighborhood, his community. No? So witnessing, evangelism, family to family. Do you go out as a family to do evangelism? Toing! Huh? Yes! Dapat yes sana ang sagot natin. If you can't do it alone, team up with another family. Oh, parang hindi natin kakayanin, mami. Yung kayang kumari mo, ano? Imbitahan natin. So, probably two or three families in Binyan Church can come together and do a one-week revival in the community. That will help a lot. Hindi tayo naghihintay sa evangelism budget ng church. Much more from the mission. True evangelism is from the pockets of the believers in Christ. Hindi po galing sa church. The church can do its evangelism. But a family that is ready to say, I will go, gets them from their pockets. This is how I grew my children. Throughout the year, I tell them, anak, you should set aside something for evangelism. So that at the end of the year, pag pinagsama-sama ng tatlong magkakapatid yung ipon nila, it's just enough to buy 100 kits of Vacation Bible School. And they go out by themselves to do their children's evangelism. Nung una, sabi ko, Mami, ay dumating na tayo dun sa go. Dapat kaya na nating paalpasin yung ating mga anak. Na ituro na natin ang lahat. Atin na silang ipinakilala sa ating Panginoon. It's time that we trust them. Nung unang umalis yung mga anak ko for evangelism, galit na galit si Mami. Naku! Pag may nangyari dyan sa mga anak mo, ewan ko sa iyo. But you see, I know it's coming from the heart of a mom. No one could care enough than the mother, right? That is where the husband and the wife will have to support each other. Ay talagang takot din ako noon. Ay pag siya'y madalang nagsasalita yung asawa ko, ay pag sinabi, nakundi ko alam kung anong gagawin ko. Talagang ako'y abot-abot ang panalangin, Panginoon, huwag pong may mangyari sa mga anak ko at ako'y masasabon, patawarin. But we learned how to trust God. First mission, they left for Sambales. Sabi pa nung panganay, Dad, hanggang dyan ka lang.
you have entrusted us to God, the Lord will take care of us. So kaya ko lang tanawin hanggang sumakay ng bus. Yung mga sumunod, sinusundan ko without their knowledge. Kinakabahan din ako ay. Next trip, they went to Mindoro. Next trip, they went to Isabela. They have gone to points in Luzon without us doing their personal evangelism. At one time, sabi ko kay Mami, Mami, it's about time that we follow them. So announced to, without their knowledge, we followed them. And they went to, I think, Mansalay, Mindoro. Oh goodness. It was really heartbreaking for us. Kasi yung lugar nila na napili, ang mga umaattend sa kanilang gabi-gabing mga pagpupulong, ang mga edad ay ganito. Ganito na ang mga edad nila. Dito. Abay, sabi, nakinig ako, nagsumbrero naman kami. Pasok kami doon para hindi mahalatang kami ang mga magulang. And I started listening to the eldest. Sabi nung eldest, who was then, I think, high school pa lang, sabi niya, ako naman ho ay walang maituturo sa inyo na hindi nyo pa alam. Isa lang ho ang aking maibabahagi sa inyo. At itong gabi-gabi nating pinag-aaralan, naririnig ko lang sa aking mga magulang. Basahin ho natin sa Biblia. And they have strongly made engagements with the elderlies. At one time, I followed them to the mountains. And at one time, I told them, can we join? Kami na ngayon ang nagpapaalam. Can we join? There was this time na I joined them, husband and wife. And we baptized 16 souls at the end of their evangelism. Buti na lang tubig, no? So pag naiiyak na ako, brother, talagang ginaganong ko na lang ng tubig sa mukha ko para hindi halata. But it's so much of a joy in the heart of a father when you see your children learn the same trade that you do for the Lord's glory. When they start also winning souls, just like you, you will desire the very experience of seeing these souls being baptized. When I baptized 16 of them, I will never forget the day when I came home happy, very happy. Now, umalis kaming mag-asawa, katulad ngayon, hindi namin kasama yung mga anak namin. Pagka kami babalik niyan, inaabangan na kami, Brother Tony. Oh, mga sisters, nandito na ang mga anak natin. Nabaliktad na kami ngayon. Sila na ang nasa bahay. Nandito na ang mga anak natin. Tingnan mo ang mga ano niyan. Ang mga dala niya, yung mga libagin. Lalabhan. They have learned to trust us. When we teach our children, there will be more we time, husband and wife. But when we don't teach our children, we cannot trust them. Kahit magluto, hindi mo maiwanan. Hindi ka rin makaalis for evangelism trip. Bakit? Ang iniisip mo, yung mga aso ninyo. Maraming sisingilin ang Panginoon pagdating ng panahon. They have never left their homes for evangelism because of their aso. Walang magpapakain. Huwag kayo nagpapahalata. Tumingin kayo dito sa akin. Come to realize it, friends. Time will come when evangelism efforts are not held by the church, but by families who come together. Isa o dalawang pamilya lang magsama, they can be powerful. Tapos magbaband pa yung kanilang mga anak. And the more, they will be happy in the service of God. Yearns to share Jesus. There you have it. Let's spell it again. Letter F.
Kaya tayong mag-model sa ating mga tahanan. Tandaan nyo yan. Pagka kayo'y antukin sa worship, you are also modeling antukin sa inyong mga anak. Letter I inspires relationships. So the last time your children have done something wrong, don't push them away. Bring them home and let them know that they are safe in our family circles. Letter L. Lens. Dito pa kayo tumitingin. Dapat dito may notes kayo eh. Bida-bida kasi kayo eh. Sinasabi ko nang mag-notes, titigas ng ulo ninyo. Oh, lens to reconciliation. Wow. Mga mag-asawa ha, kung may mag-away man ngayon, bago umuwi, after this retreat, settle your issues. And last, letter Y, yearns to share Jesus. I hope by next year, ang evangelism ng Binyan Church by families na. Hindi na lang by church. We've been doing this yearly, even through the pandemic. Alam niyo, pag busy tayo na nag-evangelize, kakaunti ang mga pasaway sa loob ng church. Wala ring mag-iisip ng mga pandaraya at mga masasamang transaksyon when we are all busy evangelizing. And I encourage you to let your family go. May the Lord bless you with this one. It's only, ayaw kong mapagalitan ako ni Ate Evelyn. It's only 5:30 and I want us to regroup. Is it okay, sir? To spend time together talking about this one? Can we group our families into six groups? Six? I'll give each one of this one. So you can talk it further. Let's see. How do we do that, sir? Anim na groups ang kailangan natin. Okay, let's follow our master. Huh? Paano yan, sir? So siguro po, ito pong dito po sa, ayun po, kaso 6 po eh. Okay. So first two rows po, first group. Third and fourth rows po, another group and or kulang. Para marami dun masyado eh. Okay, sige po. First three rows na lang po yung una. Then, dito po ay ganun din po. Itong row po nila Sister Yomi. Then this one and then the other one. Yun po yung group po nyo po. And then, asan na tayo? Ito pong three rows na po to ay yung grupo. And then, ano ba? Hindi balance. Sige po, basta anim po, tigtatatlo pong grupo. No? I-balance na lang po natin kung sa tingin po natin ay hindi okay lang ba nang hindi balanse, no? 15. Pwede lang. Opo, parang discussion okay, sige, lang, group sige. Discussion po. Okay, are we good, sir? Yes po. Okay na. Okay. In each group, select your leader. In each group, select your leaders. Lahat ng leaders, tayo. So my wife can go to you. Sige, mami. Leader. Lapit-lapit yung magkakagrupo. Leader po ng group 1. May award to. Group 2 po. Sana ng group 2. Ayan, tatay. Eto po. Sa leader. Group 3. Group 3. Group 3. Group 4. Group 4. Group 5. Oh, group sir. Five. Parang wala yung Y. Parang kailangan kayo group maghati. Group 6. Saan ang group 6? Kasi may group 6 pa. Mami, tatlong grupo daw yung Darl. Kaya nga, may nasan yung isa pa? Maghahati. Maghahati pa ito. Group 6. Wala ang 6. Yung 4 at 4 dito. 4 kayo mag-break away.
Nasa apat din dito. O, ikaw na mag-lead. Yan. Yan. Okay, biyakin niyan. The single stays together. Sige. The singles daw will stay together. Okay, instructions. What you're going to do. Naipaliwanag ko na ang bawat isa niyan. Now, I want you to continue discussing this in your family groups. This time, the discussion should go to the next level. Choose a scenario that will exemplify. Ipapakita niya yung hindi at saka yung binago. Are you with me? You will need to create a scenario according to that attribute or characteristic. Okay. Yung hindi pa binago, ganitong itsura. Pagka sila'y binago, niyang hawak ninyo, this is how it looks. You will role play it. Are we together? So please talk around your circle how to do that one. Okay. Are we good? Any question? Yeah. Yung family that fears and obey God, nung hindi pa sila nag-fear tsaka obey God, eto yung scenario. Tapos eto na ngayon, ang change. Okay? So, mag-discuss muna kayo. Okay. We'll give you 12 minutes to talk about that and be ready for role play. Okay. So, yung models value, nung hindi pa nila minomodel ang value, tapos nag-change na siya ngayon, naging Christian family na siya. Okay? So, yung bullet.